dalawang basyada ng mga balita, abala ang LRMS team at ang mga guro ng Kabanatuan East Central School bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng pasukan ngayong taong kasalukuyan. Dahil dito, muling binila at nagsagawa ng inventaryo ang buong team sa mga modules na gagamitin ngayong pasukan. Anila, mas madali na maaga pa lang ay masiguro na nila na may magagamit na mga modules sa mga mag-aaral at madali na lamang magdagdag ng mga printed modules sakali man na dumami ang mga mag-aaral ngayong pasukan. Hindi man naging madali para sa mga guro ang nagdaang school year dahil new normal ay naging matagumpay pa rin gamit ang iba't ibang modality na angko para sa pangangailangan ng mga mag-aaral na siyang ipagpapatuloy ngayong darating na pasukan. Lubos ang pasasalamat ito ng Guro Roda Mangulagnan sa mga guro na laging handang maglaan ang kanilang oras at panahon upang masiguro ang kahandaan ngayong pasukan. Sinisiguro pa rin ni Mangulagnan na ang bawat guro ay tumatalima sa mga health protocol na siyang ipinapatupad ng IATF at ng local o lokal na pamahalaan. Ang ulat na ito ay naitala ni Leonardo Villanueva Jr. ng Kabanatuan East Central School. Sa usapin ni Scouting naman, isang libreng webinar tungkol sa tamang pamamahala ng basura para sa mga magulang ng San Isidro Integrated School ang idinaos nitong 27 ng Agosto sa Google Meet at Facebook Live. Layunin ng nasabing webinar ang pagpapalaganap ng kaalaman at pakikiisa ng mamamayan ng San Isidro sa pangangalaga at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Tinalakay ni Scouter Jojo Gaspar ng Boy Scout of the Philippines Cabanatuan City Chapter sa unang bahagi ng webinar ang iba't ibang paraan ng tamang pagtatapo ng basura, samantalang binigyan din naman ni Scouter Sean Michael Villegas ng BSC Cabanatuan City Chapter ang Garbage Bag Challenge. Hinikayat din ni Scouter Villegas ang mga manunood na magkaroon ng isang lalagyan o garbage bag at inatasan sila ay mag-ikot sa paligid at mamulot ng basurang mailalagay sa kanilang lalagyan. Lubos ang pasasalamat ng Public Schools District Supervisor ng Distrito 6, Ginoong Maribel Saulo at punong guro 3 ng SIIS, Ginoong Melody Eden Montevergen, sa mga guro ng SIIS sa pangkisa at paglulungsad ng isang napapanahong webinar para sa mga magulang. Naitala ang balitang ito ni Luisa Ann Tanchongko, School Paper Advisor ng San Isidro Integrated School. Mula muli sa Juan L. Bautista Elementary School, sa pangunguna ni Punong Barangay Antonio Carlos, tumulong sa paglilinis ng paaralan ng buong sanggunyang barangay ng Lagare kasama ang SK Chairman na si Jimbo Castillo nitong nakaraang Agosto 29. Dagdag pa nito ang pagkakaloob ng 2,000 pisong cash donation sa paaralang elementarya ng Juan L. Bautista bilang pakikisa sa Brigada Eskwela ngayong Agosto 29. Dumating ng maaga, may dalang sariling merienda at may mga kagamitang panlinis ang grupo na kagiyat na hinarapang pagwawalis, pagbubunot ng damo at pagsisinop ng mga basura. Ayon sa pamparalang tagapag-ugnay sa Brigada Eskwela na si Ginang Rosario Galang, labis ang kanyang pasasalamat at hindi niya inasahang makatatanggap pa ng cash donation mula sa sanggunian matapos ang isang araw na ginugol ng mga ito sa paglilinis sa paligid ng paaralan. Kanya lamang umanong hiniling ang pagpapadala ng lakas tao ni Kapitan Carlos upang makatuwang sa paglilinis at iba pang pagawain sa paaralan, ngunit higit pa rito ang naipagkaloob ng punong barangay. Alam din umano ni Kapitan Carlos na maraming pangangailangan ng paaralan at walang sapat na pondo para sa lahat ng pagawain na ismay sa katuparan ng pamunuan. Pinasalamatan naman ni Punong Guro na o ng Punong Guro ng JLDES na si Ginang Maricel Candido ang sanggunyang barangay ng Lagare sa tulong na natanggap. Tiniyak ni Candido na ang naturang halagang ipinagkaloob ng sanggunyang barangay ng Lagare para sa Brigada Eskwela ay magagamit ng tama at sasailalim sa wastong pagtutuos at kaukulang pag-uulan. Naitala ang ulat na ito ni Deputy Media Bureau Member Melissa Adlancon. Sa iba pang mga pangyayari, inilinya sa Early Grade Reading Assessment o EGRA ang proyektong pagbasa ng AKA Elementary School na Online and Mobile Pabasa o OMP at Optimize Beginning Reading at Home o OBRA sa pagpapatuloy nito ngayong taong panuan 2020-2021-2022. Dahil dito, nagsagawa ng pagsasanay ng preparatory training for school year 2021-2022
ang pamunuan ng paaralan para sa darating na pasukan. Kabilang sa pagsasanay ang mga dapat gawin sa pagsasagawa ng proyektong OMP at obra na ini-upgrade upang maihanay sa EGRA na ibinahagi ng guro ng AKA sa ika-apat na baitang at reading coordinator na si Jonariza Vicencio. Ibinahagi ni Vicencio ang plano kung paano maisasagawa ng mas madali at mas maging hawa ang nasabing proyekto at ilatag ang mga aktibidad na nararapat gawin ukol rito. Kailangan matukoy kung saang component nabibilang ang mag-aaral upang maibigay ang nararapat na intervention base sa resulta ng profiling na isinasagawa o isasagawa gamit ang EGRA. Ang OMP at obra ay nakaayon sa proyekto ng DepEd na bawat bata bumabasa o 3Ds initiative. Layunin ng proyekto na maging habit ng mga mag-aaral ang pagbabasa at pataasin ang antas ng kanilang pagkaunawa. Ang balitang ito ay inihatid ni DepEd Media Bureau member Duwani Buwa ng AKA Elementary School. Balikan natin ang pagbabasa bilang pagsuporta at pagpapatatag sa programang 3Bs o bawat bata bumabasa ng sangay na kabanatuan. Inilunsad ng ikalawang distrito ang Brigada Pagbasa 2021 sa ginanap na Dislac, Agosto 24 sa pangunguna ng Tagamasid Pampurok, Ginang Maria Teresa Padua. At sa pakikipagtulungan ng mga administrador at mga guro sa kinder to grade 3 ng ikalawang distrito. Naging pangunahing tema sa isinagawang virtual Dislac session ang bawat bata sa ikalawang distrito ay makababasa. Ibinahagi sa Dislac ni Ginang Padua ang action plan ng ikalawang distrito para sa Brigada Pagbasa at ang pagtalakay sa EGRA o Early Grade Reading Assessment Tool ni Ginang Gladys Catherine Titular. Binigyang diin ni Ginang Padua ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga intervention ng bawat paaralan sa ikalawang distrito para sa pagpapabasa ng kanilang mga mag-aaral. Pinagtuunan din ang paggamit ng EGRA tool upang lalong mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga guro sa estado ng kanilang mga mag-aaral sa papasok na taong panuruan 2021-2022 upang maibigay nila ang angkop na tulong at pamamaraan sa pagpapabasa para sa mga ito. Pinangunahan ng mga guro ng Mabining Homesite Integrated School ang pagsasagawa ng nasabing disla. Ang ulat na ito ay naitala ni DepEd Media Bureau member Mary Jean Salvador ng Mabining Integrated School. In other news, its head teacher of Camp Pino Elementary School served as interpreter in the 2021 New Student Convocation of Navaysia University of Science and Technology. Mrs. Rubilin Singian, SPED Teacher 3, was tasked to interpret the program to promote inclusiveness in the NUSD community. Singian, who specializes in SPED education, has been teaching learners with special needs in CES for 7 years now. She also spearheaded training in basic sign language to raise awareness among CES teachers. In an interview, she said that she hopes her learners to develop independence and gain full participation in education. To improve her service to SPED learners, she currently studies in the Philippine Registry of Interpreters for Deaf or PRIDE, where she is at level 2 and will continue to finish 2 more levels to be a full-fledged registered interpreter. This report was posted by Marison Valdez, Master Teacher 1 of Camp Pino Elementary School. Para naman sa karangalang pampaaralan, pumangalawa ang paaralan ng Mayapyap sa katatapos na validation process o processes of school-based management level of practice na isinagawa sa pamamaraang virtual na pinangunahan ni Division SPM Coordinator Rowena Olala noong Agosto 10. Nagbunga ng maganda ang ilang buwan na paghahanda at pagsasakripisyo ng mga guro sa pamamagitan ng pag-ayos at pagsisinop ng mga dokumento upang mapatunayan aktibo at malakas ang partisipasyon ng komunidad sa paghahatid ng basic education services sa paaralan ng Mayapyap. Nagbunyi ang buong paaralan nang malaman na pumangalawa sa SBM ang ginawa nilang matagal na paghahanda ng mga dokumento. Pumangatlo ang paaralan ng EAD, sinundan nito ng AKA Elementary School at pumang-apat naman ang paaralan ng Sumakab sa pagsasagawa ng nasabing gawain. Dinaig ng nasabing paaralan ang lupa sa buong kabanatuan sa pagsasagawa ng SBM na nakatutok sa mga gawaing nakasentro sa mga mag-aaral na aktibong sinusuportahan ito ng mga stakeholders katulad ng local government units at iba pang miyembro ng komunidad.
Masayang tinanggap ni Punong Guro Lea Almaran ang karangalan na magpabilang ang paaralan na kanyang pinamumunuan at handang sumabak muli sa nalalapit na Region 3 validation sa darating na 28 ng Setyembre. Kasalukuyan ng gumugulong ang pagpaplano ng mga guro ng paaralan ng mayakyap kung paano isasakatumpalan ang paghahanda sa nalalapit na regional validation. Ayon sa SBM Coordinator ng nagsabing paaralan na si Maria Sheila Bautista, puspusan na ang paghahanda ng mga guro para sa mga kakailanganing dokumento. Ang SBM ay may apat na principle na kinabibilangan ng leadership and governance, curriculum and instruction, accountability and continuous improvement, at management and resources. Ang mga nasabing principal ay pinamumunuan ni Alfredo Cariaga, Jomaric Mapindan, Zoy Lacuz at Alma Grace Ortaleza. Ang ulat na ito ay naitala ni Alma Grace Ortaleza ng Mayapyap Elementary School. At iyan ang kalipunan ng mga balita sa linggong ito. Magbabalik ang inyong palatuntunan makalipas ang ilang sandali.